Good morning, good afternoon, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig po namin dito po sa Papong TV, mga kaibigan po namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga utol, kung bago po kayo sa ating channel, huwag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, pakihit niyo na rin po yung notification bell, pakihit niyo na rin po yung like, at siyempre po, yung share button, mga utol, para naman pumarating po natin yung mga kaibigan po natin na gustong-gusto po nating tulungan, mga kapatid, bago po tayo umusad. Lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Ang paksa na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa relasyon. Of course, ito po ay kung paano siya masasabik o maging excited po sa inyo. Paano po ba ang dapat nating gawin? For some people, mga kapatid, meron pa nga tayong mga kilalang ganyan. Alam nyo po, napakasimple, madali, at rather instant lang po sa kanila ang magpasabik ng ibang tao. Easily, they can captivate a person's eye, heart, at attention agad-agad. Pero sa iba, in some cases, mga utol, medyo challenging at may kahirapan ang mga ganitong bagay. Pero once na malaman mo yung basic at tamang supervision ng konseptong ito, magiging malinaw at much exciting ka, much easier sa iyo na maging excited ang isang tao, kapanapanabik at mas appetizing ka sa kanya. Without further delay, mga kapapong, pag-usapan na po natin yan, upuan na natin yan ng maayos ang ilan sa mga archive na pwede mong masimulan para maging dating material ka sa kanya. Now na! Number one po, take the pressure off sa sarili mo. Alisin mo po yung kaba, alisin mo po yung anxiety, kapatid. Alam niyo yun, familiar tayo na pinakahadlang at kadalasang sumisira sa ganitong sitwasyon ay ang sobrang pinipilit mo na makamit ang isang bagay. Yung parang medyo kinakabahan ka nga, nag-aalinlangan ka, nakakawala po ito ng kumpiyansa. Alam niyo yun, para ma-excite at makuha natin ang atensyon ng isang individual, napakarami po natin ginagawa. In reality, staying cool at be normal, madalas being unexceptional, dyan tayo hahangaan ng isang tao. Number two po, kapatid, sorpresahin mo siya. Lahat tayo ay nakaka-appreciate ng isang sorpresa, maliit man o malaking bagay. Whatever, still, it excites us. Dala na natin yan, simula pa tayo nung bata, kapatid, pag tayo ay sinusurpresa ng ating itay or ating inay, tayo po ay na-excite. Dala-dala na po natin yan hanggang po sa pagtanda natin. Huhulihin mo lang naman po kung kailan siya unaware, kung kailan hindi siya ready at hindi niya ina-expect. Thoughtfulness, mga utol, ay always effective dahil diretso ang haplos nito sa puso ng isang tao. Like for example, kapatid, medyo nabalitaan mo na masama ang pakiramdam niya. Padalhan mo ng fruit basket. Unexpected niya yun. And he or she will definitely appreciate it. Number three po, attract that person. Hindi po ito yung pagsuyo o ligaw sa mga kalalakihan. Instead na nakafocus ka na kunin ang love or relationship, bakit di po muna natin kunin ang attention niya? Relationship ang gusto mong i-offer. Lahat ng panunuyo ay ginagawa mo. Pero mali po yun. Ang pagkuha ng attention side by attraction is achieved by means of proper communication, kapatid. Relaying your real identity, yung tunay mong pagkatao. In getting love, you're actually about to face a big challenge sa harapan mo. Pero attraction, ikaw po ang magiging mismong challenge. You are the challenge, kapatid. Ikaw mismo ang magiging challenge sa kanya. A person na mailap, hindi laging available, can be very challenging sa isang tao. He or she will automatically gain curiosity and that makes a person super excited po sa'yo. Pang-apat po, utol, sa ating pong listahan today, appear to be a social type of person. Napakasimple niyan, kapatid. Dahil pagka tayo po may mga outside world na tinatawag, may mga ginagawa at focus po tayong ibang bagay hindi related sa kanya, let's say, tayo po ay nagmumukhang attractive. Pag nakikita ka ng mga tao na often making friends, nakikitropa, being in so many fun events, jamming with a lot of people, automatically, alam nyo po, nagsisignal po yun na you are cool and very interesting. If you're this type, siguradong mapapansin ka agad ang value mo. Tend to make people even more and more excited po sa feeling mo, kapatid. Number 5,
Fulfill their cut short. Alam niyo po yung mga kakulangan, kung ikaw po ay pupuno nun, magiging very attractive ka sa kanya at may excite po siya sa iyo as a person. Meaning, tutukan niyo po yung mga bagay na may kakulangan sa kanila. Lahat po ng tao may kanya-kanyang kakulangan. Kailangan lang po nating upuan and be knowledgeable at pag-isipan at makita kung ano po yung kulang sa isang tao. When someone looks for a potential partner, kaibigan, or halimbawa person na may excite siya, naghahanap po sila kung saan meron po silang similarity. Yung tinatawag po nating common grounds. Yung makikita nila yung kakulangan nila sa isang particular person. Pero parehas lang ha, they'll seek emotional strength to create a perfect balance. Sinabi ko naman po sa inyo matagal na po na ang importante po sa isang tao ay yung sense of balance. Pagka hindi po balance yan at may gewang ng konti sa kanan, hindi po pwede. Kaya being confident, mga utol, ay isa sa mga kasagutan to gain interest ng isang tao. In simple mathematics, pag ipinakita o ipinaramdam mo na mataas ang self-esteem mo, confidence mo, subconsciously, you're signaling him or her na parang sinasabi mo na it's fine, alam mo, I got your back. Madalas kapatid, being confident, enough na po ito para maging excited ang isang tao po sa inyo. Makaharap kayo, makausap kayo, makapiling kayo, nandyan po yan. Bago po tayo mag-end mga kapatid, last but not the least, if you pretend na maging kung sino para lang maging excited siya sa'yo, it will only backfire. Alam niyo, darating ang panahon na magbabackfire po to. It's important na maging natural. Merong kanyan kapatid, within. Kailangan mo lang enforce sa kasalukuyan ng mailabas mo at maipakita mo sa kanya. Sabi nga, allow yourself to shine. Kailangan mong ipakita yung inyong value. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo in order to get someone's interest. Make yourself feel needed. Kailangan makita at maramdaman niya ang halaga mo. And most of all, be desirable, kapatid. Kailangan ka-desirable ka. Maintain intrigue. Dahil dyan po siya magiging interested at excited po sa atin. Kailangan may mga intriga sa magagandang bagay. Kailangan medyo mysterious ka. Kailangan merong something na pag-uusapan po para sa iyo. Hindi po yung parang sarado lahat at wala ka na pong value. Hanggang dyan na lang po mga kapatid. Sana po may napulot po tayong aral today kung paano po nating magagawang ma-excite po ang isang tao po para sa atin. Kailangan lang naman po natin sundin yung mga guidelines. Hindi po natin kailangan mag-overthink at maging anxious po sa mga bagay-bagay na yan. Simple lang naman po yan. Be normal, kapatid. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Siyempre po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. As I've always said, nakapag-subscribe na po yung ilang kaibigan po natin. Kaya huwag po natin kalimutan, mga kapatid. Maraming salamat po. Take care. Papong TV po.